Hello guys, this is Broker Alvin Ballesteros and welcome sa ating video. Ngayon guys, pag-usapan naman natin. I-share ko lang naman guys kung why I don't like one property before. So what's convinced me, di ba? And syempre, 7 reasons why now I'll move my broker group from Facebook to one property. So what convinced me? So dati guys, kasi yung one property, para sa akin malaking joke lang siya. So most likely yan pag-uusapan natin why I don't like one property before, and next nun is merong 7 na why now I'll move my broker group from Facebook to one property, di ba? So to be honest guys, until yung last year pa yung one property na na-invite ako, pero dahil sa mga una kong papakita, mga 3 lang naman to, yun yung naging reason bakit hindi ko na siya gusto, di ba? So parang hindi na rin ako na-convince. Siyempre, na-justify din yun kasi mga yun din yung action mamaya papakita ko bakit siya na-justify na mukhang hindi ko nga gusto yung mga property, di ba? So, hindi naman sila na-justify siya, pero unconscious nilang hindi na napapansin na yun nga, yung nangyayari yun, di ba? So, number one guys, developer doesn't update their developer hub and group chat. So napansin ko dati sa one property, yung mga developer, meron silang developer hub doon, doon pinapost yung mga update, and meron din group chat support. So napansin ko hindi na na-update. Kasi masanay kaming lahat, doon gamitin pa rin yung Facebook group, group chat support, tapos mga Viber. So most likely masanay kaming gamitin yung traditional na ginagawa namin. So yes, maganda yung mga property. Maganda yung advocacy niya. Pero even yung mga nagtuturo sa amin gamitin yun, nandun pa rin kami na ipag-collaborate sa Facebook group. Hindi namin maiwan yung Facebook group sa group chat support. So walang reason bakit kami pupunta doon sa pupunta lang kami sa mga property pag kailangan namin mag-post, di ba? Parang yun yung naging number one main purpose lang namin and only purpose. So, bakit kailangan? Eh, syempre, pag nag-follow up ng commission, dun talaga. Ayan. Tapos, number 2, yung support network doesn't believe on their own product. Doesn't have elevator pitch. Para dun sa, bakit kailangan namin pumunta dun sa one property? So, yung mga supposed to be dapat mga staff lang naman to. Hindi siguro unaware sila. Doon din nila napapansin. Magagaling naman yung mga founder eh. Pag hindi lang siguro ma-deliver ng maayos dun sa mga staff. So, ang napansin ko guys, yung mga nag-train sa amin na dapat dun kami maganda siya, gamitin namin to, maximize namin. Eh sila mismo, parang sumuko na rin na in example, magpo-post sila ng training, magpo-post ng update. So, instead na i-guide, i-link yung, example, ipopost, example, guys, kailangan mo pumunta sa one property kasi doon namin pinapost yung mga link ng Zoom, ng Google Hangout, doon namin pinapost yung mga live webinar. So, wala nang ganun. So, most likely, in short, guys, kung kailangan akong malaman kung anong training, hindi ko na kailangan pumunta sa one property dahil nasa messenger na siya. Doon siya ina-pinapost saka sa Facebook group. So yung mismong support network na to ng mga property, sila mismo na justified niyo na sa akin na hindi naman pala natin kailangan ng mag-create ng group sa one property saka ng community doon, kasi kayo na mismo nagtuturo sa amin na tama, dito talaga tayo, messenger talaga tayo sa Facebook group, di ba? So one time na-curious ako bakit ganun yung action nila. May nagtanong ako, hindi ko na sabihin, bahala ka mangula. May mga several na natanong ko sa akin, sabi ko, bakit tayo akala ba one property na tayo, di ba? Kaya nga, umalis na ako guys sa lahat ng ng group, Facebook group eh. Dati. Pero hindi ko muna iniwan yung mga messenger. So, feeling ko kasi may update, may bagong pasabog si Facebook na mga kailangan ko malaman eh. O baka ma-maximize namin. Na, feeling ko no match si one property doon. So most likely nagstay pa rin ako sa mga messenger. So yun, until yung naging active yung yun, may mga gumaya sa akin. O di naman kaya ganun talaga yung na-convince kaming lahat na huwag na tayo mag-may Facebook group, one property na tayo. Until naibalik yung mga Facebook group kasi nagdoon ako nag-curious, sabi ko, nagtaka ako, bakit natin pinalik yung Facebook? Akala ba one property tayo? Until ang sagot nila sa akin is
wala kasing active, hindi kasi active yung mga seller sa onepropertee. Walang mga active seller. So most likely Facebook talaga, 'di ba? So kailan tayo mag onepropertee? Kailan naseryosohin niyo onepropertee? Marami na active. So eh 'di ba nga nasa sales tayo, 'di ba? So why not ibenta mo yung onepropertee sa amin, 'di ba? So most likely yung supposed to be dapat nagbebenta sa amin, yung support network eh parang na-justify lang ako na tama naman talaga. Diba? Ikaw nga yung nagtuturo sa amin ng gumamit ng property, hindi mo kayang, hindi ka naniniwala sa product mo, tapos gusto mo maniwala kami, diba? So, parang kulang lang siya sa doesn't have an elevator pitch. So, most likely, mga lang naman to, yung mga stop-stop lang naman. Parang hindi masyadong na-deliver. Hindi masyado silang na-orient, diba? So, supposed to be dapat, ma-convince mo yung mga consumer na, bakit sa onepropertee? So, example yan, ngayon, ginagawa ko is nag-create ako ng community. Diba? Yung content na yon eh, hindi mo siya makikita kung saan, Facebook man, Viber, sa onepropertee lang talaga, diba? So, example, may broker group kami na upcoming mga recorded webinar, diba? Tapos, mga link ng mga upcoming Zoom, diba? So, most likely, hindi ko po-post sa Messenger or sa Facebook. Popost ko sa Messenger, sa Facebook, ng ganito, di ba? Kailangan mo pa siyang i-click. Yan. So, yung isa-sample mga elevator pitch, ni yung bibigay dun, popost mo na lahat ng content mo sa Facebook, ipopost mo na sa Messenger, kasi ikaw mismo naniniwala ka na walang active dun sa progress, yung product na ikaw mismo minamarket mo yan sa amin, di ba? So, hindi ka na naniniwala sa product mo, ganun lang yon. So, yun yung dating naging reason ko, guys. Isa yung sa mga example na parang joke-joke lang sa akin yung onepropertee. Kasi mismo yung mga salesperson, yung supposed to be dapat nag-encourage sa amin, eh, dina-justify lang nila bakit hindi siya magandang product, di ba? So, bakit dito parang kami dapat sa traditional? So, most likely, konti, ano lang naman yun, guys, mga siguro yung mga ano, hindi sila sabagay, hindi naman talaga sila mga salesperson, di ba? Yun, ano lang naman po yun, mga dating staff. So, dahil dun, guys, na-convince ako, na-justify ako na hindi natin kailangan ng developer hub or hindi natin kailangan ng group chat. Yung mismong, sila na mismo nagsasabi sa atin, nag-orient, dito talaga tayo, di ba? Facebook talaga tayo or Messenger. So that's why I don't like onepropertee. 'Di ba? Na-convince ako mismo subconsciously ng mismong mga nagbebenta. Pangatlo, guys, I don't see them in Google first page. So importante kasi sa akin 'yun, guys, sa negosyo namin. Pag nag-post ako diyan, dapat mag-effort ako sa platform na 'yan. Kung alam kong nasa first page sila, hindi ko nga sila nakikita eh. So 'yun yung mga reason ko, guys, bakit ayoko sa onepropertee before. So hindi ko siya lang sa first page. Yung support network, I feel or I have noticed sila mismo hindi sila naniniwala sa product until yung parang sumuko na sila. And then pangalawa, yung una ko sinabi is hindi na update ng developer yung kaya yung mga group chat, di ba? So hindi na na-update, tapos hindi pa kayang ibenta ng yung mismong product. Maganda siya, pero yun nga yung number three na major concern ko lagi. So, yun yung reason. Ngayon, guys, nagbago yung isip ko, guys. Diba? To be honest, hanggang itong COVID-19, hindi ko talaga nakikita yung onepropertee na bakit namin siya kailangan. Ang nakikita ko lang siya as carousel, property 24. Diba? So nag-invest nga ako sa property 24, 'di ba? Nagbayad nga ako ng 6,000, 'di ba? So para sa akin mas valuable yung property 24 kaysa sa onepropertee. 'Yan. Until nagbago yung mindset ko, guys. Yung mga leader na mismo, yung mga owner na mismo ni Driven, yung nag-present sa amin. So siguro kaya nga sabi ko, maganda talaga monthly tayo nagmi-meeting yung mismo mga mga owner ni Driven yung nag-orient sa amin, nag-guide sa amin. Kasi pag mga staff, sana wag kang isa ka sa mga feeling mo, ikaw yun, wag kang sumama yung love mo. Pero, yun, siguro parang iba pa rin kasi yung mga, iba pa rin utak ng mga founder eh. So, nag-present sila sa amin. And na-convince ako, guys. And then, nag-investiga din ako.
Medyo matagal kasi nasundan yung brokers group meeting namin eh. So most likely lagi lang naggumagalaw talaga or lagi namin nakakausap eh, yung mga admin lang, 'di ba? And mga staff, hindi yung mga owners. So ngayon lang kami nagsama-sama ng mga brokers, ngayon lang kami nag-meeting. Until narinig ko yung reason nila, and syempre, sabi ko na-convince ako, mukhang kailangan mo tingnan ko nga ito sa mga property, mukhang maganda nga. Baka kasi may hindi lang ako nakikita, di ba? Kasi yung nag-present sa akin is yung mga, sabi natin mga ano, kumbaga, iba pa rin mag, kumbaga sa presentation guys, iba pa mag-present yung broker sa salesperson na bago. Eh. So parang yun kasi nagbenta sa amin ng product, mga salesperson na bago. Na syempre hindi kami na convince, 'di ba? Pero yung daw yung mga owner na mismo ni driven yung nagsabi, nag-meeting kami. So medyo na convince na paisip din ako, 'di ba? So baka may hindi lang ako nakikita. Until I do my research and nag-experiment ako, nag-trial. And ito ngayon guys, yung 7 reason why now I'll move my broker group from Facebook to onepropertee. So what convinced me? So number 1 guys, developer, yung mga realty, yung mga CPD provider, real estate organization, mga bangko din. Hindi ko nasama yung bank, pero kasama yung mga bank doon na, example, BDO, BPI, yung mga foreclosed property. Broker groups and influencers are the fastest and biggest earner of sponsor credit. Ano ibig sabihin nun guys? Sa onepropertee kasi guys, pag nagpo-post ka at may collaboration, you earn credit. Yung credit na yun guys, magagamit mo siya for posting ads, posting ng ads, mag-refresh ng ads, mag-sponsor. So for leads generation guys. So most likely, bakit dahil diyan guys, na-convince ako bakit. So yeah, wait lang. Charge ko. So guys, sila yung pinaka-fastest and biggest earner of sponsored credit dun sa onepropertee. So example, mag-screen share ako ng onepropertee. Punta tayo sa onepropertee. Yan. So pag nag-collaborate ka guys, dito, yan, no? You earn credit. Example, merong reporting naman dito eh. So tignan natin, may ano yung sa akin sa onepropertee. Ayan. Ay, hindi. Ay, tama. Yun. Ayan. Onepropertee bot. So, yan. So, makikita mo, guys, yung kuwari, nag-sponsored ka, nag-refresh ka. Yan. So, nakita mo, guys, example, nag-login ako, na-earn 50 credits, reply to topic, 10 credits, someone reply to my topic, 10 credits. Tapos nagpo-post ako ng mga topics, ayan, nag-refer ko yung ano. So nakaka-earn ako ng great credits. So yung mga credits na yan, guys, pwede mong gamitin sa boosting. So sabi ko dito, kaya ako na-convince, guys, kasi I have noticed yung developer, realty, mga bangko, CPD provider, real estate organization, brokers group, mga influencers, sila yung fastest and biggest earner of sponsored credit. So most likely, guys, bakit maganda siya, 'di ba? Kasi dahil sa ginawa ng property, medyo genius eh, nakita mo 'to. Pwede na naming i-share yung credit. 'Di ba? Example, ako, may ililipat ko dito yung broker group ko. Yung broker group na yun, malamang kami mga broker, yung pinaka makaka-earn ng marami kasi kami nagpo-post mga training, mga announcement. Kami yung opener, guys. Kami yung starter ng conversation. Dahil starter ka ng conversation, ikaw yung may pinakamalaking credits na naipon. Pinakamarami. Ang gandaan kasi nun, guys, pwede nang i-share yung credits. 'Di ba? Ilalagay mo lang yung name tapos magkano yung ibibigay mo. 'Di ba? Kay maganda siya guys kasi example si Camelial nag-update dito, 'di ba? Tapos pwede siya i-gamify o pwede siyang gawing incentives or reward ng developer. So the moment yung developer or yung kung sino man nag-create ng group dito na real estate organization, bangko, mga realty. So, sila yung pinakamaraming na-earn na credits, 'di ba? So most likely, hindi naman sila yung mostly kasi yung mga 'yan, guys. Hindi naman talaga sila yung front line. Na example, si Driven, yung mga owner niya, yung mga admin doon, hindi naman sila nagpo-post eh. 'Di ba? Nagma-market ng talagang parang salesperson, 'di ba? Most likely they train people, nagma-manage sila.
So, anong gagawin nila sa credit? Ang kagandahan nun, guys, pwede nilang gamitin ng Camellia, ng Abida, yung credit para ma-inspired, di ba? Yung mga na mag-take action, yung mga member nila or yung mga accredited na accredited seller nila. Example, ako. Guys, may meeting tayo. Pag umatin ka, bibigyan ko kayo ng 50 credits or 100 credits. Di ba? Marami naman akong credits eh. So, yan guys. Example yan. Nakaipon ako guys ng 22K. So, pwede ko itong gamitin guys as a reward. May pa-meeting ako, may activity ako, i-share ko yung credits, di ba? Eh, kagandaan sa broker group namin, tatlo kaming broker na sa group. And syempre, palapost din kami. And yun, pwede namin gamitin yung credits sa mga kasama namin as a incentives or a reward, di ba? Kung saan, yun, pwede lang gamitin sa posting, sponsored, and refresh ng ads nila. Ito yung number one reason, guys, bakit nag-change yung mindset ko kay onepropertee. So, kung maganda nga ito, kasi number... pwede mo siyang i-incentivize yung mga nag-collaborate, yung mga nag-active sa'yo, di ba? So, nakaka-earn ka ng credits. And then also, pwede mong ibigay yung credits to incentivize yung mga under sa'yo, di ba? Kung developer ka, ayan, sino yung mga top contributor mo? Edi, example, si Camellia, bibigyan mo, di ba? So, i-incentivize mo. Na which is magagamit din nila for posting. Alam mong yung incentives mo, walang ibang pwedeng paggamitan yung para for leads na which is yun yung gusto mo, 'di ba? Example si Camellia, Crown Asia, Lumina, willing sila magbigay ng credits kasi yung credits naman nito na-earn lang naman nila kasi dahil active sila doon sa platform eh. And then magbibigay sila ng credits for the purpose na lalong palakasin yung leads, yung kumbaga yung magaling na, yung active, yung pa yung bibigyan mo, incentivize mo, edi lalong makaka-generate yun, di ba? And may inspired lahat na kumilos, di ba? Yun. So, yun yung number one na nagbago yung mindset ko, kay onepropertee. And, before that, yun, so naisip ko rin, sabi ko parang yung mga, yun, yung sinabi ko ganina na support network, they don't know how to, I feel na they doesn't believe do sa product nila. They don't know how to sell the onepropertee sa amin. So why not, sabi ko, kagandahan kasi ng pag-influencers ka, you're the fastest and biggest earner maliban kung maliban pa sa broker group ka, 'di ba? So sabi ko mukhang magandang opportunity 'to na i-convince ko yung lahat na mag-onepropertee tayo, 'di ba? Kasi ma-earn din ako ng credit, 'di ba? Once na nagpumasok sila, nag-collaborate sila, pinanood nila yung mga video ko. Diba? So, isa rin yung mga influencers sa fastest and biggest earner, which is pwede kong gamitin sa kung sino man na pwede gusto ko incentivize, diba? Sige, pag dinownload mo yung software ko, bibigyan kita ng ganito. Pwede naman kaya, kayo, kung gusto, pag in-avail mo yung, kasi meron ako guys na software eh, credit dito sa ibang vendor. And syempre sa outsourcing. So, pwede ko rin gamitin yun, diba? Parang ano yun, parang freebies. Ngayon, bigyan natin 500. Ah, talaga, bigyan natin 1,000. Magkano yung software mo? 1,000. Eh, magkano bibigyan mo sa 1,000, di ba? Oh, galing naman nun. Hindi, ano na to eh. Pero itong bibigyan ko sa yung credit, gagamitin mo lang sa onepropertee. Hindi siya pwedeng for cash. Ah, ganun ba? Yun. So, maganda, di ba? So, parang win-win scenario lalo, di ba? So, may maganda ka ng service, may maganda ka ng software, naka-attend ka na ng training, natuto ka na, naka-earn ka pa ng credits, nabinigyan ka pa, ni-reward ka pa ng admin ng group na yon. So, yun yung number one na nag-convince sa akin. So, magandang ginawa ni onepropertee. Napaka-genius nun. And syempre, una, yung pangalawa, I don't see them in Google search in general category because they're in the specific keyword. So, I have noticed, kasi nag-experiment ako. Pag mga, example, house and lot, yung mga generic, pero pag mga specific na to, bedroom very specific yung mga keyword na ginagamit. Nakita mo lumalabas si onepropertee. Ibig sabihin guys, meron kasi tinatawag na keyword planner eh. Mukhang napansin ko mukhang magagaling yung sa onepropertee yung mga ano nila. Pag bumibili sila ng keyword, siguro tinatarget talaga nila yung mostly mga specific na hinahanap ng consumer. Hindi yung masyadong broad, di ba? So pag broad kasi lugi ka nun eh. Marami pang tanong na mangyayari, hindi pa siya qualified talaga eh. Hindi ka tulad pag example specific. Ano ba yung mga specific keyword? Itong buyer na to, nag-arap ng 3-bedroom, condominium, sa Binyan, Laguna. So, very specific yun. Di ba? Di naman kaya, sinabi niya pa is ready for occupancy sa ganitong Binyan, Laguna. So, very specific keyword sila.
Yun yung tinarget ng nakita ko, na-observe ko. Yun yung mismong tinatarget ng one property. Which is yun yung napansin ko. So, sabi ko, magagaling nga to, diba? So, nabanggit kasi ng president namin yun eh, na-remind niya sa akin na magaling siya sa organic. So, yung mga magagaling kasi sa organic, guys, magaling din sa paid yun eh. Diba? So, mas powerful kasi yung pag both organic sa